Hello mga idol, panibagong buhay, panibagong vlog na naman idol. Ayan mga idol, magkakatay tayo ng salmon ngayon na galing Norway mga idol. Fresh from the farm pa yan mga idol ang ating salmon. Ayan mga idol, nagsimula na tayo mga idol na magkatay mga idol. Itong pagkatay ko ng salmon mga idol is pabilisan lang ito mga idol dahil nag-abol tayo sa oras mga idol kasi malapit tayo kasi tayo mauwi dyan. Ayan mga idol, matapos natin hatiin yung buong isda idol, kunin natin yung buto mga idol. Pagkatapos yun idol, kinuha na naman din yung isda idol at kinatay na naman yung kalahati ng isda idol. Kuha na naman ang buto idol, ayan. Tuloy-tuloy lang tayo dyan sa idol sa pagkakatay idol dahil sa isang box idol, 5 piraso lang po yan. Kaya yan ang po ang ginagawa ko idol, laging hati-hati lang din. Ang ginagawa ko kasi mga idol, hinahati ko muna bago siya gagawing pili para madali lang. Hindi ko kasi tinatapos muna mga idol yung isang buo kasi parang nahihirapan din ako. Pero mga idol, sa mga marunong na rin yan, may isa-isa nila mga idol. Depende naman yan sa iyo mga idol eh. Pero ako kasi mga idol, mas komportable po ako na isa-isahin ko muna. Ayun mga idol, after natin natapos yung pagkakat ng salmon mga idol, yan magpipili na tayo mga idol. Katapos matanggal yung mga bilay mga idol ng salmon, kukunin natin yung tinik. Dapat kasi kinukuha yung tinik mga idol bago natin babalutin mga idol para pag diniretso na natin sa sushi bar, wala na po yung tinik. At saka mga idol, nakita nyo ba yung salmon namin mga idol? Napaka fresh na fresh talaga no. Diyan mo talaga makikita mga idol na yung isda talaga na magandang klase kasi yung kulay niya kulay orange. Pero mga idol, tuloy-tuloy din tayo sa pagpipili diyan kasi tinatapos ko lang yung 5 buong salmon diyan. Ganyan lang naman magkatay ng salmon mga idol, kaso nga lang ang mahirap nga lang dyan yung pagtatanggal ng tinik kasi masakit talaga sa kamay. Pagbaguhan lang kayo mga idol sa pagtatanggal ng tinik mga idol, naku, sakit talaga sa kamay. Tsaka mga idol, pagkatapos nyo rin magpili, dapat nyo rin linisin yung board nyo mga idol kasi madulas talaga yan. Tsaka mga idol, dapat yung gamit nyo na kutsilyo ay mapurol. Hindi pala mga idol. Ano pala yan mga idol, dapat matalim yung kutsilyo nyo mga idol. Kailangan kasi matalim yung kutsilyo nyo mga idol para dere, ano, madaling hiwain mga idol. Kasi pag mapurol yung kutsilyo nyo mga idol, hindi nyo mahiwa na maayos yan, madudurog lang din yan. Kaya mga idol, lagi nyo hugasan yung kutsilyo nyo mga idol. Kasi ako hindi ako nagagamit ng basahan dyan kasi bawal kasi magamit sa amin ng basahan mga idol. Tanyo ba idol, pag nagagawa ako ng sushi, puro tissue lang gamit ko mga idol kasi bawal talaga sa amin mga idol. Sa restaurant kasi namin mga idol, hindi required yung paggamit ng basahan mga idol. Nga dyan sa pagkakatay ko ng salmon mga idol, mahirap talaga kasi madulas. Lalo na pag mabasa-basa pa mga idol, kailangan talaga laging linisan ko rin yung chopping board ko mga idol. Sa mga baguhan magkatay dyan, lagi kayo may spatula mga idol, nakita nyo ba yan? Ginagamitan ko ng spatula. Maganda kasi mga idol, pag may spatula kayo, kasi laging malinis yung ano, na tatanggan nyo yung ano, yung laway-laway ng salmon. Napakadali lang naman magkatay ng salmon mga idol. Pwera na lang kung bago ka lang talaga, mahirap talaga. Mga idol, dapat magkakatay ng salmon mga idol. Yung pagtanggal ng bilay mga idol, dapat hindi makapal kasi delikado yun. Mapagalitan tayo ng ating boss. Kailangan talaga yung parang tinik lang talaga matanggal mga idol sa pagtanggal ng bilay. Ganun lang naman kadali magkatay ng salmon mga idol. Hindi naman mahirap talaga yan. Tsaka mga idol, sa pagkakatay din ng salmon, kailangan din dubling pag-iingat idol kasi mahirap na masugatan mga idol. Kaso nung bago talaga ako mga idol nung nagkatay ako ng salmon, dami kong sugat-sugat mga idol. Parang susuko na nga ako nung dati, nung nagkakatay ako nung dati. Ang hirap pa naman dyan masugatan mga idol kasi lagi nagbabasa ng kamay. Mga idol, doble ingat talaga. Kasi yung gamit kong kutsilyo mga idol, talagang sobrang talim yan. Bago kasi ako nagkakatay mga idol, hinahasak ko muna yung kutsilyo ko. Mga idol natin dyan, ang bago lang din magkakatay ng salmon, dapat bago kayo mag-start mga idol, hasahin nyo talaga yung kutsilyo nyo mga idol. Kahit ano naman kutsilyo idol, basta komportable kayong gamitin, okay lang yun. Basta lang yung mga kutsilyo nyo mga idol is talagang matalim talaga mga idol. Yun talagang pinaka-importante mga idol. Mahirap kasi magkatay mga idol na mapurol yung kutsilyo. Yan mga idol, tapos na tayo sa pagpipili dyan. Naglilinis na ako mga idol. Tapos yan, yung kasunod naman na 5 piraso mga idol ang kakatayin ko uli mga idol. Ayan mga idol, natapos rin tayo sa 5 piraso mga idol. Yan, may kasunod pa itong 5 piraso sa salmon idol. Ayan mga idol ha, i-upload ko na lang yung kasunod nito mga idol. Yan, from Norway pala yung isda natin mga idol. Yan.